research methodology. So coming from the name methodology, ang content or nilalaman ng inyong chapter 3 is all about the different methods na gagamitin ninyo in your research paper. So syempre, pagdating ng chapter 1, meron kayong mga sinet na goals and objectives, di ba? Meron kayong research question na tinarget ninyong masagot at the end of your research paper. So ngayon, paano ninyo makukuha yung necessary information and data to answer these research questions and to achieve your research objectives? Yun yung content ng chapter 3. Ito yung mga target ninyong procedures and methods and respondents that you are going to survey or interview. Lahat yung mga yan ay i-discuss ninyo or i-describe ninyo sa chapter 3. So in your chapter 3, there are several parts. The first one is all about your research approach. Okay? So in your research approach, you are going to choose what kind of research are you conducting. Are you doing a qualitative research? Are you doing a quantitative research? Or are you going to do a combination of both qualitative and quantitative, or what we call as your mixed approach? So, na-discuss na natin during the first month of our class nung January kung ano yung difference ng qualitative sa quantitative. Ano yung mga advantages ng qualitative at advantages ng quantitative. So now, you are going to decide as a group itong topic na gusto nating intindihin. Is it going to be better if we are going to use a qualitative research? Mas masasagot at mas maa-achieve ba natin yung ating mga research objectives? Or mas applicable siya as a quantitative research? Kung sa tingin ninyo, mas okay na mag-combination ng quali at quanti, wala namang masama. So tatlo lang ang pagpipilian ninyo sa research approach. It's either you will do a qualitative study, you are going to do a quantitative study, or you are going to do a mixed approach or mixed kind of research. So kapag nakapag-decide na kayo as a group kung anong uri ng research ang gagawin ninyo, kung quali, quanti, or mixed yan, paki-define or paki-describe ano yung napili ninyong kind of research. If it's qualitative, ano nga ba ang qualitative research? Paki-describe. At doon sa description ninyo, pakilagyan din ng mga advantages ng qualitative research or qualitative study. Kasi pag na-identify or naisulat nyo doon kung ano yung advantages ng isang qualitative study, saka ninyo ma-justify or ma-explain bakit yun yung pinili ninyong research approach para sa inyong topic. So yun yung magiging content ng research approach. You are going to state what kind of research you are going to do. Sabi ko nga, tatlo lang ang choices nyo dyan. Quali, quanti, or mixed. After you state what kind of research you're going to do, you are going to define, you're going to describe, and you are going to state the advantages of this research approach. Kung quali yan, ano ang quali, saan nga ba siya usually ginagamit, ano yung advantages niya. The same kung quantitative yan, provide those information in your research approach. And then you are going to end with a statement or an explanation kung bakit yun ang pinili ninyong research approach at bakit sa tingin ninyo appropriate yun, bakit sa tingin ninyo yun yung dapat na approach na sa tingin ninyo pinaka-fit pa.
para doon sa inyong topic. Okay? So, research approach, hindi yan kailangan sobrang haba. 1 or 2 paragraphs. Basta na-explain mo kung ano yung napili ninyo at kung bakit yun yung napili ninyong research approach, then that's it. Okay? Pero syempre, because we are going to include information about your research approach, syempre maglalagay kayo ng definition, maglalagay kayo ng description, maglalagay kayo ng advantages. So itong mga information na to will be coming from other people. You will be getting ideas from other people. So make sure na lahat ng information na kinuha natin from other people or other authors, make sure that they are properly cited. So my citations, ako dapat makikita from your research approach. Kung sa ang libro, kung sa ang website, kung sa ang article ninyo, nakuha yung mga advantages ng research approach na yon, kung saan ninyo nakuha yung definition, dapat may citation yon. Pero syempre, yung personal justification or reasoning ninyo kung bakit yun yung appropriate research approach for your topic, personal idea yon. So yung last part ng research approach, wala na siyang citation. Pero lahat ng description, definition, and advantages, those have to be properly cited because those ideas are not your own. Okay? Taas po ng kamay kung naiintindihan yung gagawin sa research approach. Maliwanag yan. So, maiksi lang yan. 1 or 2 paragraphs, as long as informative siya at na-justify ninyo or napaliwanag ninyo, tapos na yung research approach na yan. So after you have chosen your research approach, now you're going to do with your research design. So yung research design ay nakadepende sa kung anong research approach ang napili ninyo. If you will remember, during the first month of our class, ang naging discussion natin ay yung different kinds of qualitative research at saka yung different kinds ng quantitative research. So doon papasok yung research design. So for example, during the research approach, ang napili ninyo ay qualitative study. So ngayon, meron tayong 5 uri ng qualitative study. Mamimili kayo ano ngayon doon sa 5 uri ng qualitative study ang pinakamaganda para sa inyong topic. So yun ang papasok sa research design. Are you going to do a ethnographic qualitative research study? Are you going to do a phenomenology or phenomenological qualitative study? Kayo ba ay magkoconduct ng case study? Kayo ba ay magkoconduct ng narrative or historical qualitative study? Kayo ba ay gagawa ng isang action research? So kung ano yung mapipili ninyo na kind of qualitative study, doon siya papasok sa research design. At the same time, kung ang napili nyo naman sa research approach ay quantitative study, meron tayong 4 na quantitative study. Alin doon ang gagawin ninyo? Are you going to do a correlative quantitative study? Are you going to do a cause and effect? Causal and effect na quantitative research study? Are you going to do a simple, descriptive quantitative research study? Or experimental ba yung quantitative study na gagawin ninyo? So kapag nakapili na kayo doon ng pinaka maganda at pinaka appropriate para doon sa research objectives ninyo, yun yung i-describe ninyo sa research design. So for example, in qualitative research approach, ang pinili ninyo ay qualitative study. Pagdating sa research design, ang pinili ninyo ay phenomenology. So what you're going to do is you're going to describe again, you're going to state that for this topic or for this study, you are going to do a phenomenology or phenomenological qualitative research study or qualitative research.
And then you're going to define, you're going to describe, and you're going to state the advantages of doing a phenomenology. Again, kailangan ninyo ng sources for this information. Bakit nga ba yan yung kind of qualitative research na pinili ninyo para sa topic ninyo? Mas maa-achieve nyo ba yung research objectives ninyo pag kayo ay gumawa ng isang phenomenology? Or baka naman yung inyong research study is a descriptive quantitative. So, ilagay nyo siya doon sa research design. And then you are going to end your research design with a justification or explanation ninyong grupo kung bakit yun yung napili ninyong research design for your study. So, magkadugtong po yung research approach at saka yung research design. Okay po? So, again, 1 to 2 paragraphs is enough as long as informative yung inyong magiging research design. Kung kayo po ay gagawa ng mixed approach, because it is a combination of both qualitative and quantitative research, ibig sabihin, pagdating sa research design, dalawa din yung ilalagay ninyo. Kung phenomenology siya sa qualitative, tas descriptive siya sa quantitative, dalawa yung ilalagay sa research design. Make sure lang na properly describe and properly, maganda yung content ng inyong research design and research approach. At saka, ma-justify nyo talaga doon sa, anong tawag dito, sa end ng inyong description kung bakit sa tingin ninyo yun yung pinaka-fit or pinaka-appropriate para doon sa inyong research topic. Okay? So, kaya natin diniscuss yung iba't ibang uri ng research at saka yung different kinds of qualitative and quantitative research is because you're going to use that idea on deciding kung anong design ang gagamitin ninyo for your research topic. Okay po ba? Taas ang kamay kung nakikinig pa at naiintindihan. Bilis ni Luigi, no? Si Luigi na nga tayong estudyante dito, Chos. Okay. So kapag decide na kayo kung anong research approach at kung anong research design ang gagawin ninyo, again, hindi tayo limited sa quali, hindi rin tayo limited sa quanti. So kayo ang mag-decide kung saan mas maganda yung magiging result ng inyong paper sa kung anong uri at anong paraan ninyo i-gather yung data ninyo. So after you decide on the approach and the research design, now, syempre related din dyan, research instrument. So when we talk about research instrument, ibig sabihin, ito yung tool in gathering your data. Kayo ay mag-qualitative research. Pwede ninyong gamitin in gathering data is by conducting interviews. So ang magiging research instrument or interview questionnaire. Or kung kayo ay mag-qualitative na historical or narrative research, ang instrument ninyo in gathering data is by analyzing diary entries ng isang taong naka-experience ng World War II. So yung kanyang diary, yun ang pagbabasehan mo, yun yung babasahin mo para makakuha ng information. Ang isusulat mo sa research instrument is that, yun nga, ang pagkukuhanan mo ng information ay yung, anong tawag dito, diary entries ng isang taong naka-experience ng World War II. Okay po? So kung ano yung tool na gagamitin ninyo, yun ang nasa research instrument. So kung kayo po ay gagawa ng quantitative research, ang pinaka-common tool or instrument that is used for gathering data is syempre by conducting survey.
Okay, a survey. So, syempre, ang research instrument ninyo ay survey questionnaire. Okay po? So, yun yung idea na dapat nakapasok doon sa research instrument. Ano yung sandata mo or ano yung magiging tool na gagamitin mo para makakuha ng information or data sa mga respondents mo. So, kung kayo ay gagamit ng isang interview questionnaire, then paki-state that in order to gather relevant data, you are going to use an interview questionnaire. Okay? And then after you state what kind of instrument you will use, syempre, describe, define, describe, and list down the advantages of using or conducting interviews. Ano nga ba ang maganda kapag ikaw ay nagko-conduct ng interview? Bakit nga ba sa tingin mo mas maganda yung data na makukuha mo kapag ito yung ginamit mong instrument? Okay? And then kung kayo ay syempre nag-decide na doing a quantitative research, ang instrument ninyo usually ay survey questionnaire. So the same, you describe, you define, and you list down the advantages of using a survey questionnaire. At kung magiging very specific kayo, anong klaseng interview questionnaire ang gagamitin ninyo? Are you going to do an oral interview? Ibig sabihin, mag-uusap kayo orally, verbally. Sasabihin mo yung tanong sa kanya, sasagot niya sa iyo yung sagot niya. Or baka naman kayo ay magko-conduct ng written interview. Ibig sabihin, nandun yung mga tanong, sasagutan niya ng nakasulat. Okay? So, may mga advantages and disadvantages kasi yon. Pag nag-oral interview kayo, syempre, you have a lot of opportunities to ask follow-up questions. Kapag ka nagtanong ka ng question number one, at hindi ka satisfied sa sagot niya, sa tingin mo napakaikse, or sa tingin mo hindi pa talaga niya nasasagot ng very honest or truthfully yung sagot, yung tanong mo, sa tingin mo meron pa siyang ibang tinatago or hindi pa niya sinasagot ng straight to the point, pwede kang magtanong ng follow-up questions. So, ma-ensure mo na yung information na nakukuha mo sa kanya is sufficient or enough for you to answer and achieve your research goals. Pag written interview kasi, pag sinagutan ka ng 1 to 2 sentences, hindi mo na mababawi yan. Diba? So, hindi mo kasi nakikita kung gaano kahaba or kung gaano nakaganda yung content. Hindi naman minsan sa haba na nababase yon. May mga tao kasi na maikse ang sagot pero very informative, napakaganda ng content. Meron namang mga tao, napakahaba ng sagot, pero pag tinignan mo, walang laman, walang sense. Diba? So, hindi mo agad machi-check yun kapag written interview. So, yun naman yung pangit sa written interview. Pero, ang written interview, kahit anong oras, pwede niyang sagutan. Ibigay mo lang yung tanong, kahit gabi pa yan, or madaling araw, or hapon, pwedeng sagutan ng respondent ninyo. Kapag oral kasi, ibig sabihin, kailangan nyong maghanap ng araw or oras na pareho kayong available. Hindi ka naman kasi pwedeng mag-interview ng mag-isa ka lang. Kailangan may kausap ka. May interview. So, yun naman yung disadvantage ng oral interview. So, you have to be specific ano yung instrument na gagamitin ninyo. The same pagdating sa survey questionnaire. Pag kayo ay nag-conduct ng survey questionnaire, may iba't ibang uri ng conducting surveys. May mga surveys na written din. Bibigay mo sa kanila yung papel, katulad nung sa Jollibee na nakikita ninyo or na-experience ninyo before, sasagutan nyo yon. May checkan kayong box, may ishishade kayo na circle, may mga pipiliin kayong options. Yung iba naman, at yung most likely ay gagawin nyo today, online survey. Ibig sabihin,
Parang yung ano, parang yung enrollment form ninyo online. May ibibigay na link, pipindutin nyo yung link, tapos may mga information doon or choices na pipiliin ninyo. Pwede yon. Pwede rin kayong mag-oral survey. Parang yung ginagawa ng PSA, di ba? Nagbabahay-bahay sila, tapos tatanungin nila sa inyo, ilang tao ang nakatira dito? Ilan ang may trabaho? Ilan yung bata? Ilan yung may sakit? Ilan yung ganyan? Oral survey ang tawag doon. So, pwede nyo rin gawin yon, pero hindi nyo kailangang magbahay-bahay. Pwede namang tumawag kayo sa messenger. Ito yung respondent ninyo, tawagan ninyo, 3 to 5 minutes. Tapos na yung survey ninyo. Nakapag-gather na kayo ng data na magagamit ninyo para sa research ninyo. So, anong uri ng survey ang gagamitin ninyo? Paki-describe dyan sa research instrument at pakilagay bakit yon? Ano yung mga advantages niya at bakit yun yung napili ninyo? Kung napili ninyo yung online survey dahil convenient siya, lalo ngayong pandemic, very available siya sa inyo, then you can include that in your description, and then you can wala kang klase? And then pakisulat lang din yung mga sources ninyo, syempre kung saan nanggaling yung information ninyo, kung saan nanggaling yung definition or description, kung saan nanggaling yung inyong mga advantages. And explain lang din ng malinaw kung bakit yun yung napili ninyong instrument for your group. Okay po? So, medyo related yan ha. Pag qualitative ang study mo, ito lang ang options mo for the research study, ito lang din ang options mo sa research instrument. Hindi ka pwedeng mag-qualitative study tapos magsa-survey ka. Mali yun. So make sure that everything is aligned or magkakadugtong sila, they are related to each other. Ganun din pag kayo ay quantitative research, hindi nyo pwedeng sabihin kayo ay mag-i-interview. Okay? Kasi alam naman natin na may mga specific instruments that is only used for a certain kind of research. Okay po? Kung kayo ay mixed approach na magko-conduct ng survey at mag-i-interview din ng mangilan-ngilan sa inyong respondents, then put it in your research instrument that you are going to gather data using a combination of both survey and interview questionnaires. So, very comprehensive or malawak yung data. Napakaganda ng quality ng data na makukuha ninyo if you're going to do a combination of both survey and interview. So, maraming tao na yung masusurvey ninyo, very detailed and in-depth pa yung data na makukuha ninyo para doon sa interview ninyo. So, after ninyo makapag-decide kung anong instrument ang gagamitin ninyo, ngayon, mag-decide naman kayo sa grupo ninyo anong sampling technique ang gagamitin ninyo. So, the different sampling techniques is actually discussed by Teacher Zera sa statistics and probability class ninyo. So, papasok yung application ng statistics dito sa research. Ano-ano nga ba yung iba't ibang uri ng sampling technique? Meron tayong probability sampling technique at saka non-probability sampling technique. Hindi ko alam kung anong term ang ginamit ni Teacher Zera sa inyo. Usually, sa probability, ito yung mga random sampling technique. Ibig sabihin ng random sampling technique, parang yung project niya sa inyo na will, iikot nyo lang yon, tapos hindi kayo, kumbaga wala kayong, hindi nyo makokontrol kahit sino or kahit anong kulay or kahit anong number ay pwedeng mapili. Ibig sabihin, in a community,
everyone has an equal chance of being chosen to participate in your study. So random lang yon. So for example, ang target respondents ninyo ay high school students. Ibig sabihin, lahat ng high school, wala kayong pakialam kung anong grade level niya, kung lalaki man siya o babae, kung saan man siya nag-aaral, lahat sila ay pwede ninyong maging participant. So randomly kayong mamimili kung sino ang magiging participants ninyo. So pwedeng sa isang bowl sa grupo ninyo, yung isang group member si Luigi naglagay ng 20 na pangalan. Yung susunod niyang kagrupo si Kathleen, 20 na pangalan. Yung isang grupo niya, kagrupo niya si Francine, naglagay ulit ng 20 na pangalan. So may 60 doon. Eh kailangan lang nila 40. So bubunot lang sila. Kung sino yung pangalan na mabunot 40 times, yun ang magiging respondents nila. So yun ay random sampling technique. So kung yun ang gagamitin ninyo for your study, then again, state what kind of sampling technique you will use, define, describe, and state the advantages of this sampling technique, and then explain bakit ito yung sampling technique na pinili ninyo. Okay? And then, kung hindi naman kayo mag-random sampling technique, for example, kayo ay mag, anong tawag dito? Yung non-probability, purposive sampling. So when we say purposive, ibig sabihin, may mga specific na tao kayo na, na pwede lang mag-participate sa study ninyo. Hindi pwedeng kung sino-sino lang. So for example, yung grade 12, anong tawag dito? Isang grade 12 group, purposive ang kanilang ginamit. Kasi yung kanilang study ay yung mga high school students na may OFW parents. So hindi pwedeng kahit sinong high school student, pwede nilang i-survey or pwede nilang i-interview. Kasi hindi naman lahat ng high school students ay may mga magulang na nagtatrabaho abroad. Eh ang topic nila ay doon sa mga estudyanteng may mga magulang na nagtatrabaho abroad. So hindi sila magra-random sampling. Sila ay magpo-purposive sampling. So ito yung non-probability sampling. So mamimili lang sila. So meron silang mga specific criteria or inclusion criteria na ilalagay para masabing itong taong to ay pwedeng ma-include sa kanilang study. So isa sa mga inclusion criteria nila is that number one, kailangan yung high school student ay currently enrolled in this school year. So kailangan nag-aaral siya ngayon, hindi pwedeng nakatambay lang or nag-drop out. Number two, kailangan siya ay nag-aaral ng sa online, sa isang school na nag-o-offer ng online classes. And then number three na inclusion criteria nila is kailangan may magulang na currently ay nasa ibang bansa. So kung yung nanay niya ay nasa ibang bansa ngayon, or yung tatay niya or both parents niya ay nagtatrabaho sa ibang bansa ngayon. So hindi pwedeng OFW tapos nakauwi na tapos hindi na nakabalik. Hindi pwede. Kailangan currently habang nag-o-online class siya, yung nanay niya or yung tatay niya or both parents niya ay nasa ibang bansa nagtatrabaho. Kasi yun yung objective ng kanilang study. They want to identify ano nga ba yung experiences at paano nga ba yung academic attitude ng mga estudyante may mga magulang na nagtatrabaho abroad. Are they the same as other students na nandito ang parents? Or meron ba silang mas competitive advantage? Kasi syempre magulang nila ay abroad. Are they more motivated to learn and to succeed in life kasi nakikita nila yung sacrifice ng parents nila? Or are they negatively affected by it? Kasi syempre, kulang yung magulang na nag-aaruga at nag-guide sa kanila. Is it something that affects them academically? So, hindi pwedeng kahit sinong high school student lang ang
magiging respondent nila. Kailangan meron silang very specific group of people na tinatarget. So kung kayo ay ganun din ang inyong research, then ang sampling technique ninyo ay non-probability, specifically purposive sampling technique. So kung ganun, again, define, describe, and state the advantages of this sampling technique. And justify, explain kung bakit yun yung ginamit ninyo for your research paper. Okay po? So kung kayo ay may katanungan, you can consult Ms. Zera kung ano yung appropriate na sampling technique para sa inyong study. Paki-explain lang sa kanya. Siyempre, kung ano yung topic ninyo, ano yung objective ninyo, at sino yung sa tingin ninyo ay kailangan ninyong makasama ng mga respondents for your paper. Para matulungan niya kayo kung kayo ay magra-random, kayo ba ay magpo-purposive. Meron pa kasing iba, may mga snowball sampling technique, alam niyo yung mga ganon. Meron pa siya yung naka-clustering, random sampling pa rin siya, pero hindi siya simple random, siya yung clustered sampling technique. So maraming uri ng sampling technique. Kayo na po ang mag-decide kung ano yung pinaka-fit at appropriate para sa inyong research paper. If you need to consult with Ms. Zera being your statistics teacher, then you can do that, okay? Pero pag kayo po ay magpapa-consult, make sure na within working hours, hindi alas 12 ng gabi. At saka syempre, respect the time of Ms. Zera. Baka kahit na within working hours yan, siya ay nagkaklase naman sa ibang grade level. Kasi meron siyang klase sa junior high school, may klase din siya sa elementary. So respect her time kung ano yung available niya at kung kailan siya magre-reply doon sa inquiry or consultation ninyo. Okay? And then, paki-describe na rin yung inyong research local. So when we talk about research local, coming from the word local, ano nga ba yung lugar kung saan kayo magko-conduct ng inyong research at saan kayo kukuha ng inyong mga respondents? Most of the time, ang research local is limited to Subic, lalong-lalo na yung mga naka-randomized sampling technique kasi marami naman tayong population and possible respondents dito sa Subic. Pero kung medyo purposive kayo, katulad ng in-example ko kanina, anong tawag dito? Ang isa sa inclusion nila is kailangan yung school kung saan naka-enroll yung high school student must offer online. At kailangan naka-enroll siya at yun yung modality nila kung paano sila nag-aaral. So kung ililimit natin sa Subic ang research local, very limited yung respondents na makukuha ninyo. Kasi in Subic, ilang schools lang naman maliban sa atin ang nag-o-offer ng online class. Most of the schools in Subic are offering modular. So kung ililimit ninyo sa Subic ang research local ninyo, konti lang, baka hindi ninyo makuha yung number of respondents na ire-require sa inyo, which is usually 40 to 60. So, anong gagawin nyo doon? Lakihan ninyo yung research local. So, ang ginawa nila, instead of Subic, ang kanilang research local ay Olongapo and Subic. Pwede yon. Kasi sa Olongapo, may mga, mas marami yung mga schools na nag-o-offer ng online class. For example, Kulumban is offering online and modular. So yung mga naka-enroll ng online, yun lang yung pwede nilang interviewin or i-survey. Aura in Olongapo is offering online class for senior high school students. So pwede niyo siya, silang isama sa respondents ninyo. St. Joseph din ata, although I'm not sure, Regional Science High may offer din silang online. So dahil limited yung available respondents in Subic, pinalaki nila yung kanilang research local. Okay? So kayo po ang mag-decide kung saang area kayo mangongolekta ng inyong respondents, yung sa tingin ninyo enough yung number of respondents within that area. Kung hindi enough,
Then, palakihin ninyo. Punta kayo doon sa katabing bayan ng Subic, maaaring Castillejos, maaaring Olongapo. Okay po? So, again, kung ano yung lugar na mapipili ninyo, provide a very brief or maiksing description kung may history kayo and description ng bayan or municipality na yan. And again, cite your sources. Okay po? So, kung yung sa kanila, ang i-interview nila, estudyante, estudyante sa ang lugar. Kung yung iba, very specific, estudyante lang dapat ng Subic National High School, pwede yon. Pero sa ngayon, wag munang ganun ang gawin ninyo kasi mahihirapan tayong mangolekta ng students per school. So, mag-randomize na lang kayo. Although dati ginagawa namin yon, pumupunta kami sa kolehiyo ng Subic at doon kami nag-survey ng mga students ng SAASI. Or magpupunta kami sa Subic National High School or sa Naugsul at doon kami mamimigay ng survey sa mga estudyante ng schools na yon. Even sa Ilwas, alam ko na nakapag-survey na rin kami dati. So, dati yon nung may face-to-face. Ngayon, hindi siya available. So, ilatag ninyo sa utak ninyo kung anong research local ang appropriate para sa inyong paper. Okay? Siyempre, ang i-consider niyo sa locality is yung availability of respondents. Enough ba yung number of respondents na magagather ninyo or hindi enough? Next is your data gathering procedure. So, in the data gathering procedure, para siyang experiment, step by step, ano yung gagawin ninyo? So, are you going, siyempre, gagawa muna kayo ng questionnaire ninyo. Pag tapos na yung questionnaire or yung instrument ninyo, saka kayo magsa-start ng inyong gathering. Paano kayo mag-gather? Are you going to use phone calls? Are you going to use written surveys or written interviews? So, gawin nyo lang na very detailed, step by step kung ano yung gagawin ninyo. And then, dun sa step-by-step procedure, paki-include na lang din kung meron kayong target timeline. So, for example, ngayong summer, May, June, and July, ang target ninyo is to create your questionnaire at saka mag-create ng list of target respondents. So, may 3 months kayo. Kasama bakasyon, mahaba-haba. Pagdating na August, ang target ninyo is mag-conduct na ng survey. So, for example, entire month of August sa timeline ninyo, gathering data using questionnaires. So, hanggang sa maka-reach kayo ng 60 respondents, meron kayong 1 month. And then, pagdating ng September, ang target ninyo is analyzing the data. Pagdating ng October, ang target ninyo is finishing or finalizing chapter 4. Pagdating ng November, ang target ninyo ay finalizing chapter 5. Pagdating ng December, ang target ninyo ay preparation for your final research defense. So, maglagay kayo ng timetable or timeline ninyo para ma-check din ninyo sa sarili ninyo if nasusunod ninyo yung target schedule ninyo, kung medyo mabagal na kayo or late na kayo, or kung na ahead of the schedule pa rin kayo. So, syempre, mas maganda yung planado siya para pag nagkaroon ng aberya or nagkaroon ng problema, hindi kayo magagahol sa oras. So, yung 3 months in doing a research questionnaire, napakahaba nun. Pero syempre, kasi bakasyon yun. So, pahinga din kayo. Pero, kung gusto ninyong end of July na kayo mag-start, wala namang problema. So, create a timeline on your target accomplishments. So, yun yung pwede nyong isama sa data gathering procedure. Kung experimental po kayo, experimental research ang gagawin ninyo, make sure na detailed yung instruments, materials na gagamitin ninyo,
detailed din at step by step yung procedure, pwede kayong mag-follow or gumaya ng procedure. Make sure lang na you say it in your own words. Kasi for example, experiment, standardized yung mga yan eh. Yun ang ifa-follow mo. Make sure lang na you say it in your own words, tapos you include citation nung author na pinagdayahan mo. Okay? So pwede namang kumuha ng idea talaga sa ibang tao, lalo na sa mga standardized procedures. Make sure lang na, syempre, we avoid plagiarism by paraphrasing and citing the source of our information. At pag nagawa na ninyo yung data gathering procedure, syempre, nakapag-gather na kayo ng data. Paano nyo na siya i-analyze? So kapag kayo ay quantitative research, papasok na dito yung statistical tests na dinidiscuss ni Teacher Zera sa statistics. Kayo ba ay maggagawa ng mean-median mode? Kayo ba ay gagamit ng ANOVA? Gagamit ba kayo ng t-test? Sperman-Raw for correlation? So maraming available na statistical test. Ano yung gagamitin ninyo in order to analyze your data for quantitative? So again, you can consult Teacher Zera kung ano yung appropriate statistical test na pwede ninyong gamitin. At kung kayo naman ay qualitative because you have non-numerical data, syempre hindi kayo pwedeng mag-statistical test. Hindi nga numerical yung data nyo, di ba? Kayo ay gagamit ng words. Kasi interview ang data ninyo. O kaya diary entries or journal entries, paano mo naman i-compute yon? So anong analysis ang gagamitin mo? So you're going to search ano nga ba yung common ways of analyzing data gathered from interview. Kung kayo ay maghahanap lang ng mga mag-merge na themes, thematic analysis yon. So i-search ninyo ano yung dapat or appropriate na way to analyze the data you have gathered. Again, define, describe, and state the advantages of this statistical test or analytical procedure na gagamitin ninyo. At justify kung bakit yun yung napili ninyo para sa study ninyo. At pag nagawa nyo na yon, tapos na ninyo ang buong chapter 3. So, ayan, again, yung mga different parts of chapter 3. Research approach, you decide kung quali, quanti, or mix. Research design, kung anong specific na quali or quantitative. Meron tayong ethnography, phenomenology, case study, action research, or historical. For quantitative, meron tayong descriptive, correlative, cause and effect, at saka experimental. For research instrument, commonly used interview or surveys, pero meron ding other ways of gathering data, hindi lang limited doon sa dalawang yon. Sampling technique, very common yung random sampling tsaka purposive, although hindi lang yun yung dalawang yon, may iba't ibang uri pa ng sampling technique, so huwag nyong ilimit yung sarili nyo doon sa dalawa. Research local, anong lugar, if you're going to choose your respondents from Subic, Subic and Olongapo lang, Castillejos lang. Data gathering, step by step, ano yung gagawin ninyo, including your timeline for finalizing your paper. And then of course, the last one is your data analysis. Are you going to use statistical tests or other ways of analyzing the data you have gathered. Okay? So yan po.